こんにちは。はい、こんにちは。この4月から幼稚園、お姉ちゃん。はい。早いね。ありがとうございます。ありがとうございます。Ayan yung aking orders sa Amazon, ang laki. Papakita ko yan sa inyo guys pag dumating yung isa kasi may isa pa niyan eh. Hello, today is January 28, 2018. It's Sunday. Kaka-receive ko lang itong in-order ko sa Amazon. Tawag dito parang hangiran. Parang hinahangiran. Yung ganito. Parang ganyan. I-unboxing ko na siya ngayon para ma-assemble ko na siya ngayon. Ayan yung size niya. Papel siya sa loob na ito. Parang instruction siya kung paano siya i-assemble. Ayan. Yung mga part niya. Tapos ito mga tornilyo. Hindi ko pala ito nagawa nga. Kailangan kong tapos na to. Ayan, ipupull daw yan. Oh. Katatakot. Natakot ako. Slowly. Aray, ang sakit. Ang sakit. Ano, grabe naman dami kong dugo. Okay. Guys, naglaba ako today. Pag mga ganito guys, na damit ng asawa ko para hindi na mahirap plancha, hindi na ganun ko. Tapos yung dito, bago ko isampa, pag naka-hanger na siya, ginaganon ko para hindi na siya mahirap planchahin pag matuyo. Tapos yung dito, ginaganito ko. Pang work niya to eh. I mean, pang ano siya pa, sa pagpapasok niya sa work. Ganyan ko dito kasi para ma hindi na siya mahirap ba-planchahin. Tapos yung dito yung collar niya, yung twelyo. Tapos pinapagpag ko yan para maging maunat. Pagtuyo na siya, kahit paano unat na para hindi na masyadong mahirap pag-plancha. So ayan, oh, hindi na masyadong busot. Yung lalo na yung dito. Ayan. Tatlo yan. Hello guys! Good morning! Today is January 29, 2018. It's Monday today. Dito lang kami sa bahay. It's my laba day. Kaya naglalaba ako ngayon. At naglalaro si ate. Ayan, yung kanyang train. Nag-play si ate. Imbis na si Bunso yung maglaro niyan, siya yung naglalaro. Si Bunso naman, ayun, siya nanonood siya ng TV doon. At papakita ko pala sa inyo guys yung binili ko sa Amazon ng Wednesday. Actually, sabay ko silang in-order sa Amazon, kaso hindi sila magkasabay dumating. Yung isa, na Friday siya dumating. Yung isa naman, ng ano, kahapon lang siya ng hapon dumating. Kasi lang Saturday siya i-deliver dito sa bahay. Wala kami dito ng hapon ng Saturday. Kahapon, nandito lang naman kami sa bahay Sunday. Kaya pinadeliver ko ulit. Ito guys, ito yung in-order ko sa Amazon. Actually, in-open ko na siya. Kasi yung ito, in-assemble ko na siya para ipakita ko sa inyo yung itsura niya pag na-assemble niya. Kasi kahapon ko ito na-receive. Kahapon na siya na-receive before ako gumawa ng dinner. In-assemble ko na siya. Sigurado magugustuhan to ng mga mahilig mag ano dyan. Mahilig mag-ayos-ayos sa bahay. Ito lang naman guys. Ito, dalawa lang sila. Yung nabinili ko sa Amazon. Pero gusto ko i-share sa inyo, lalo na yung mga nandito sa Japan. Baka gusto niyong bumili nito. Yung bumili ko dito is mga 1,400 yen. Mga ganon. Lalagay ko lang sa screen. Kaso, nang chinek ko ulit sa Amazon,
Mahal na siya. Sale lang kasi ito na binili ko. Matagal ko na talagang gustong bumili nito. Kasi tatlo yung bedroom namin dito sa bahay. Nga, tatlo yung bedroom namin dito sa bahay. Yung cabinet nun or closet magkakaiba. Pero yung dalawang bedroom, pareho sila ng cabinet. Or closet, yung parang isa lang yung divider, papakita ko na lang. Mag-insert na lang ako ng picture na sample para makita nyo yung ibig ko sabihin. So, yun, parang Japanese style na cabinet siya, closet, ganun, kung hindi ako nagkakamali. Yung isa naman namin na bedroom, yun, yung parang may hangiran siya, may mga divider-divider siya, may kahit paano maayos yung mga damit namin doon. Pero karamihan na nakalagay doon, gamit ng asawa ko, kaya ayun. Yung bahay namin, guys, ang bahay na namin to, simula nang binili namin to, bahay na siya. So, kami na lang yung nag-reform. Siyempre, mahal magpa-reform, di ba? Kaya yung una ko munang piniling ipa-reform, yung kitchen, yung bathroom, tapos yung laboratory, yung pag-ilagay lamos, di ba? Yung nalagyan ng washing machine area, tapos yung aming toilet, yun lang yung mga pina-reform ko. The rest, yung mga bedroom, tapos yung living room, hindi namin talaga pina-reform. So, ayun, yung mga closet nga niya, walang mga divider-dividers. Kaso nga lang, nang pinili namin itong bahay na to is, ano, buntis pa ako kay bunso noon, malapit na ako manganak noon. Siguro weeks na lang yung hinihintay bago ako manganak nang lumipat kami sa bahay na to. Kaya hindi rin ako nakapag-ayos-ayos talaga noon. So matagal ko na lang talagang plano talaga to na bumili. Kaso nga lang syempre bagong panganak, na busy, tapos yun nga nakalimutan ko na. Tapos ito, nag-aayos na naman ako ng mga damit-damit. Last week diba nag-ayos-ayos ako ng mga sweater, ng mga damit-damit ko sa closet namin, na nag-vlog na ako noon. So, ayun, naalala ko rin naman na gusto ko talagang bumili nito. Yung presyo talaga nito, guys, mga nasa 2,980. Pero nabili ko lang siya ng mga 1,400 yen plus. Nang chinek ulit siya sa Amazon, guys, mahal na ulit siya. Ayan, 2,780 na siya plus 600 yen na sending fee. Buti na lang, nagkataon na nang binili ko siya, sale siya. Kaya ngayon ko na rin sinare sa inyo para may pakita ko yung na-assemble ko. So yun guys, yung na-assemble ko. Okay naman siya guys. Medyo ano lang siya, pag mag-isa ka lang na mag-assemble, mahirap kasi may mga tornilyo siya. Anuin ko pa nga siya eh, medyo ayusin ko pa yung pag-ano kasi hindi siya pantay. So ayusin ko pa yan, kasi lalagay ko na yan sa bedroom. Tapos itong box naman guys, yung malaki, apat siya yung in-order ko. Okay naman siya guys. Malaki siya. Dapat hindi ko to bibilhin, kaso nga lang, sale din siya, tapos kailangan ko rin talaga. Yung price talaga nito guys, yung box na to, is 4,536 yen. Kaso naging sale na nga lang siya ng 2,070 yen. Bale, apat siya, divide 4, di ba? Di, mura na. Kaya binili ko na rin siya, tsaka kailangan ko rin kasi, maganda rin kasi pag ganito, yung pare-pareho para malinis tingnan. Ilalagay ko lang yung link sa description box guys, kung gusto niyo mag-order yung mga nandito sa Japan. So yun guys, hindi pa kasi ako tapos talaga mag-ayos-ayos dito sa bahay. So wala naman talagang katapusan yung mga pag-ayos-ayos dito sa bahay kung sino nakaka-relate dyan. Ilalagay ko na to dun sa closet namin, tapos yung mga box, ano ko na. Gusto ko lang talaga i-share sa inyo para may idea rin kayo. So, naglalaba ako today, magsasampay muna ako ng mga nilaban ko. Parang gusto ko nga lumabas, gusto ko ilabas yung dalawang to. Kaso nga lang, ang lamig-lamig sa labas. Tapos si Bunso, parang ayaw niya, umiiyak siya sa lamig. Parang hindi siya katulad ni ate na parang okay lang, nag-i-enjoy sa labas talaga. Parang di ba nagre-reklamo sa lamig? Si Bunso, umiiyak talaga siya, tinitinan niya yung kamay niya, tapos umiiyak siya kasi naninigas, tapos yung lips niya nagbabalat. Siguro ganyan talaga, no? Kasi si Bunso, may pagka-light yung skin niya. Kumbaga maputi si Bunso. Kami ni ate, ano, brown-brown yung skin namin. So, parang siguro ganun, matibay. Hindi ko alam, matibay yung skin namin sa lamig, sa init ng araw. Si Bunso, parang sensitive siya sa magano sa init sa araw, sa lamig. Parang ganun. Kaya ganun, mahirap din maging maputi, no? Buti na lang hindi ako maputi. Ano ba yun, guys? Hindi ko alam. Please comment down below kung sino maputi dyan. Pag ganun din kayo. So yun guys, ang dami ko na naman sinabi. Tapusin ko na itong mga gawain bahay. Naglalaro lang naman sila dito sa bahay eh. Ayan pala guys, yung tinusukan ko ng kuha ako ng dugo. Pahaba yung needles niya, kumbaga parang negative, ano siya, ganyan. Kaya pala ang daming dugo na lumabas. Hindi siya maliit na bilog, di ba? Parang pangtahi na karayom.
Malaki-laki rin pala yung needle nun. So guys, ito pala yung mochi namin, masyadong marami. Ito yung mochi, para siyang rice cake. Nakakabusog talaga siya, lalo na makadalawa ka. Yung dalawa lang nito, busog na talaga ako. Yung ginagawa namin, nilagay ko siya sa oven namin dito. Hanggang sa lumaki siya. Lumalaki siya kasi guys, para lumulobo siya. Inisir ko yung iba. So nilagay ko sa miso soup. Inigrill ko siya or nilagay ko siya sa oven. Magawa ko ng sauce, soy sauce at sugar. Pinag-mix ko siya. Tapos doon pwede mo siya isaw-saw. Pwede na siyang pang merienda, yung ganun. Gusto mo naman ng pang snack, pang merienda na matamis-tamis. Ito yung ginagawa namin. Ito, kinako. Kinako tawag dito, hindi ako nagkakamali. Kinako powder. Ano siya? Parang wala siyang masyadong lasa. Kaya kailangan mo siya lagyan ng sugar. So, yun. Ganun. Parang magiging ano siya, sausawan ng mochi. Ngayon, gagawa ako para makita nyo. So, ito guys, yung mochi. Lalagyan natin siya sa oven. So, medyo madumi na yung oven namin. Yan. And kailangan niya ng malakas na temperature, siguro 200. Yan. Kailangan niya ng malakas na ano, temperature ba tawag doon? Tapos siguro sabihin natin 5 minutes. So yun, mamaya papakita ko sa inyo, lalaki yan siya. Habang hinihintay natin yung mochi, gagawa tayo ng sausawan niya gamit yung kinakaw at yung sugar. So ayan guys, bahala ka kung gusto mo na matamis. Or bahala ka kung ilan, pwede mo naman tikman-tikman para ma ano mo kung gaano katamis yung gusto mo. So, yan, lalagay tayo ng ito. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. 5 na tablespoon. And lagyan natin ng sugar. One, two, three. So, try natin yung three muna. Haluin natin. I-mix natin. Parang hindi na nakikita yung sugar, di ba? Talo na siya talaga. So, para sa akin, okay na yon yung limang tablespoon ng kinako, tapos tatlong tablespoon ng sugar. Okay na siya. So, nagbo-boil ako ng water kasi kailangan siya mamaya. Ayan na guys. So, ayan guys. So, lalagyan muna natin ng mainit na tubig dito sa bowl. Ayun, parang maano siya. Parang pumuputok. Ayan, tapos na ulit. Ayan, ganyan. Dapat. Yung parang na-open siya or pumutok siya. So, kunin natin, guys. Yan, okay na to. Talo-talo na to. Ah! Tapos lagay ko sa mainit na tubig. Ay ko, natalsikan ako ng init. Tumalsik ko. Hindi ko alam guys kung paano kainin ng iba o paano gawin, pero ganito yung pag ano ko, ganito ko gawin yung pagkain ko sa mochi, ganito ko the way na kainin yung mochi. So yan, yung ginawa ko naman na parang ano niya, parang sasawan or something, lalagay ko na lang siya sa top. Ayan, kasi parang kanin to, parang walang lasa kasi rice cake. So kailangan niya ng matamis na something na sausawan or toppings. So, ayan na guys. Actually, bibigay ko to dun sa dalawa. Merienda nila. Hatiin ko lang. Pero, ingat sa mga bata. Kasi mochi, sticky to. Baka mapunta sa or delikado sa bata. Alam niyo yun sa lalamunan nila. Nasabi sa akin ang pinakuingat daw para sa mga bata. Kasi sticky nga siya. Baka mag-stuck sa lalamunan. Hindi makahinga yung bata. Kaya, ayun. Hahatiin ko siya ng maliliit para sa mga anak ko. Pagkain tayo. Ayan na po sila. Excited na po. So, ikakat na natin. Anak mo. Wait lang. So, ayan yung kay Bunso. Hinati-hati ko. Ayan guys, yung mochi. Pwede rin siya with miso soup. Lalagyan ko siya ng miso soup. Thank you.
halo guys, ito naglilinis ako ng Japanese room namin. Tinan nyo, ang kalat-kalat, diba? Andun yung hanger. Ito yung sasabi ko sa inyong closet, parang Japanese style na closet. Dito sa aming Japanese room, ayan yung Japanese tatami flooring. Ito yung closet na sasabi ko. Wala siyang mga divider-divider. Bali, ganyan lang siya. Wala siyang mga shelf. So, isa lang yung shelf niya, diba? So, kailangan talaga maglagay ng mga ganyan. Yan, sa Muji namin to binili. Sa, yan, yan pang yung mga price hindi ko pa natanggal. Kasi matagal na to, pero hindi ko natanggal yung mga price, no? Kalimutan ko na. Yan yung price, 1,200. Yung isang ganito. Yung isang ito lang na box. Yung isang ganito lang. Yan yung size niya. Matagal na to. Siguro ng mga mag-one year si Bunso, binili na namin yan. Kasyang-kasya lang kasi siya dyan, no? Ganyan. Pare-pareho yan siya hanggang doon. Bali, apat na ganun. So, yan. Tapos dito sa taas, parang blank siya. So, ganyan. Wala siyang shelf. So, kailangan mo siyang gawan ng paraan. Ikaw bahala gumawa ng paraan. Malaki pa naman siya na closet. Ayan. Tapos meron pang ito, yung malaking, mas malaking size sa 1,500 yen naman. Ito yung size niya. Ayan. Pero apat lang yan. Pag sa taas, ayan yung mga closet, yung mga sweater-sweater na makapal. So habang naglilinis ako guys, may nahanap akong tripod. Tripod ba tawag dito? Ito. Sa asawa ko to, ito yung bag niya. May ganito pala siya. Kasi kinuha ko siya dun sa taas. Kaya may upuan dito. Ayan o. Oh. Ganda pala siya. Angat siya pag iniikot to. Kasi mahilig siya dati mag picture-picture. So mayroon pala siyang ganito. Ganda pala siya o. Oh. Hindi ko lang pinakikialam. Kasi ganun ako guys. Hindi ako nakikialam talaga ng mga gamit. Kahit yung asawa ko, yung mga gamit niya. Hindi ko yung masyado pinakikialaman. So, mamaya, papakita ko to sa kanya. Ganyan pala sa itsura niya. Hindi familiar sa akin, guys. Kasi hindi nga ako mahilig sa mga. Tapos, ito, oh, maganda siya. Kasi ginmaganyan siya. Yung nalagay yung camera. Eh, hindi naman ako gumagamit talaga ng ganyang tripod. Siguro yung makeup tutorial. Maganda to, no? Kasi vlog-vlog na naman ako, eh.